Sa harap ng breakfast table ay hindi siya kinibon ni Lucas at hindi niya natagalan iyon. "I'm sorry kung masama para sa iyo ang ginawa ko," nagkapakumbabang sabi niya. Nagtataka rin siya sa kanyang sarili kung bakit kailangan siya pa ang mag-apologize. Bakit pambilis niyang umamin ng kasalanan sa harap ni Lucas, gayong ito ang may pagkukulang. "You are Mrs. Lucas Montalibano, and you must act like one. You should carry yourself with decency. And as my wife, you are expected to be a respectable and dignified woman. Dahil ano man ang gagawin mo, mag-reflect sa akin. Isang bagay na ayoko mangyari lalo pa ngayon, may political ambition ako." Hindi naman sunog ang bacon, pero naging mapait iyon sa kanyang panlasa. Wala rin kalasa-lasa ang hot chocolate niya. Dahil masama ang kanyang loob, pero hindi na magawang ipahalata yun kay Lucas. Huwag naman sabihin sa dalawang araw pa lamang na nakakasal sila ay naging sunod-sunuran na siya rito. May importanteng appointment na dadaluhan ng asawa, kaya kailangan nilang lumuwas. Naging maingat na si Akira sa pagpili ng isusuot. Ayaw na niya mapintasan pamuli at magalit si Lucas. Pababa na siya ng hagdan na makita niya, naghihintay na ito sa kanya. Nang salubungin siya nito para alalayan sa pagbaba, parang na rin itong sinabing kalimutan na nila ang naging argumento kanina. At ang may madaan ng flower shop ay bumaba ito at personal na bumili ng long stem roses para ihandog sa kanya. Hindi na maiwasang mangiti, hindi lang ang kanyang mga labi, kundi pati ang kanyang puso. Ngayon niya na-realize hindi intensyon ni Lucas na magbitaw na maanghang na salita sa kanya. Gusto lang itong ingatan siya at itama. Dinumog ng maraming photographers at media people ang pag-file ang kandidasi ni Lucas. Pati na si Akira ay laging paboritong subject ng photographers. "Ma'am, pwede ba kaming humingi ng appointment para sa isang interview?" Hinging permiso ng isa pang babae na may malaking ID na nakasabit sa dibdib at may nakasulat na press. "Gusto lang namin kayong i-feature sa newspaper namin." "Ha? Hindi malaman ni Akira ang isasagot. Napatingin na lamang siya kay Lucas na sadali niya kapag-usap sa mga press people. Nang lumapit sa kanya ang asawa, sinabi niya rito at tungkol sa request ng isang staff na isang sikat na broadsheet. "Ayaw mo nun? You're a celebrity now. Kailangan natin ng publicity and exposure, hindi ba?" Bulong ito sa kanya. Gustong umasim ng kanyang mukha. Lahat na lamang ba ng gagawin niya ay para sa political career nito? "Mrs. Montalibano, pwede ba?" Maling tanong ng babaeng reporter. "Yeah, sige. Schedule mo ko next week." Sagot niya rito. Pagkagaling nila sa Comelec ay nagtuloy sila sa bahay ng mga magulang ni Lucas sa Ayala, Alabang. Isa lang iyon sa maraming tahanan ng mga Montalibano. Nagsano-sano sila sa tanghalian. "Baka naman napabayaan mo na si Akira dahil sa political career mo, iho," sabi ni Don Rafael Montalibano. Makahulugan ang katinginan ng mag-asawa. "Hindi naman pa. At kung mangyari man iyon, I'm sure maintindihan ako ni Akira. Pinapanalahanan ka lang namin, iho. Ayaw namin mabalitaan na isang araw na dahil sa labis na pagbibigay mo ng oras sa political career mo, ay iwan ka na lang ni Akira." Ani Mrs. Montalibano, may himig pagbibiro. "Kung ako may asawang kasing ganda ni hipag, I'll drop everything para lang maubos ko ang panahon ko sa kanya." Pabirong sa Badiliyon. Kahit nakayuko si Akira at nakatingin sa pagkain, ay nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata na tinapunan siya ng tingin ng katabing asawa. Bakit ang iba na-appreciate ang ganda niya? Bakit si Lucas na lagi na lang niyang katabi at kasama ay hindi? Bago sila pumalik sa Villa Royal, inagdaan sila sa isang butik. Tinawag nito ang fashion consultant noon. "Gusto kong tulungan mga wife ko na mamili ng wardrobe, even casual dresses, shoes, bags, and other accessories. Yung mga babagi sa kanya." "Yes, sir," sagot ang baklang fashion consultant. "Bakit kailangan pa niya ng tulong ng fashion consultant? Anong tingin ni Lucas sa kanya? Walang alam sa fashion?
Ba diba mga sinusuot niya para dito? Kung ganun pala, wala siyang kalam-alam. Nalihim siya kini-criticize ni Lucas, kaya walang effect dito ang beauty at appeal niya. Pabalik sila sa Villa Royal nang matanaw nila ang ilang nagpa-paragliding. Hindi mo ba ako pwedeng turuan kahit sandali? Lambing na kira sa asawa. Matagal ito nag-isip bago sumagot. Okay, total, ay bukas na ng umaga ang susunod na appointment ko. Isa sa matagal ng gusto matutuhang sport ni Akira ay ang paragliding. Ang tingin niya sa mga paragliders ay mga tao nakakalipad. Kapag nakakakita siya ang paraglide na animo, isang malaking umbrella butterfly o saranggolang lumilipad kung saan may tao nakasakay na tila nakikipaglaro sa hangin, ay gustong-gusto niya ma-experience iyon. Ang pagpiprepara pa lamang ng paraglides at gadgets na ikinakabit sa katawan ay kumakain na ng maraming oras. Mga oras na hindi rin namamalayan dahil masaya siyang kasama si Lucas. Kaligayahan sa feeling nito ng kanyang nararamdaman. Panoorin mo muna ako, okay? Sabi nito. Walang kurap na pinagmasdan ni Akira ang asawa sa ginagawa. At sa tubing ginagawa niya iyon ay lalong lumalago ang nararamdaman niya para dito. Silly, pero hindi ko na kayang uwatin ang feelings sa to. Dumating na ang oras para turuan ang seryo sa paragliding. Pero wala roon ang kanyang konsentrasyon, kundi na sa mga kamay ni Lucas na bumubunggo sa braso niya, sa balikat, sa baywang, at sa kanyang dibdib. Okay, ready? Kailangan kang tumakbo, looking straight forward. Tango lang siya ng tango. Kapag naramdaman mong hinihila ka na ng hangin, papuntang opposite direction, mas lalo mong dapat nabilisan ang takbo. Kung hindi, hihilahin ka na yun patras. Matapos ang ilan pang instructions, ay sinubukan na niya ang paragliding. Pero mahirap pala, sa loob-loob niya, kasing hirap ang mapansin ni Lucas. Sinadya niya magkamali, na kunwari siya ang hindi nakayanan ang pressure ng hangin at napahiga sa damuhan. Agad naman siya dinaluhan ni Lucas. Akira, are you alright? Itong kaliwang pa ako, medyo masakit. Napilipit yata eh. May kasamang arteng sabi niya. Let me see. Iniangat ito ang laylayan ng kanyang pants upang makita nito ang napilipit niyang paa. Mukha namang okay ah. Pero hinilot-hilot pa rin nito ang paa. Pakiramdam niya, may kulang libong boltahe ng kuryente ang sumagitsit sa kanyang mga ugat. When his warm hands caress the very soles of her feet, silly, dalawang araw na silang kasal, isang maikling halik pa lamang sa mga labi ang nagagawa ni Lucas sa kanya. At sabik na siya, kahit sa mga haplos nito. Si isa na nitong inaalis sa mga gadget sa katawan niya. Pagkuway, inalalayan siya nitong tumayo. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon. Isinampay niya sa batok nito ang dalawa niyang kamay at halos yakapin niya ito. Nagdikit ang kanilang mga mukha. Nagtama ang kanilang mga mata. Kiss me. Kiss me. Samuan ang kanyang isip. Narinig yata ni Lucas iyon. Unti-unti bumababa ang mukha nito sa kanya. Nakapikit siya habang inihintay na lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Buong puso at pagkuhon niyang tinanggap ang mga halik ng asawa. Ayon sa naniyang mahalata nitong sabik na sabik siya sa mga halik nito na matagalan niyang inaasam na maulit ang first kiss nila noong kanilang kasal. Ngunit sa klase ng halik na tinutugon niya kay Lucas, sa higpit na pagkangunyapit niya sa batok nito, ewan na lang niya kung hindi nito mahalata ang totoo niyang nararamdaman. Agad ang pagtigil ito ng paghalik sa kanya dahil naalaala nito, hindi lang sila ang naroon sa maluwang na damuhang iyon para mag-paragliding. Come on, bumalik na tayo sa Villa Royal. Doon ko na titingnan yung paa mo. Pagkuway malimig na sabi nito. Congressman, what's wrong? Ano nangyari kay Mrs. Mantilibano? Concerned na tanong ng ilang ang nagtuturo ng paragliding. The usual error of beginners, but she's fine. Iuwi ko na lang siya. Nang nasasasakyan na sila, parang tuksong nararamdaman pa rin na Akira ang init ng mga labi ng asawa.
na tila naiwan sa kanyang bibig. "I want more than that," piliang sabi niya sa sarili. Akala niya na parang tatablan si Lucas ng pagpapacharming niya kanina. Hindi naman pala ito manhid. Ngayon niya na-realize na gusto rin ito ng bigyang kaganapan ang kanilang pagiging mag-asawa. Kumbaga, hindi ito tatanggi sa nakahaing masarap na pagkain. Naghihintay lang siguro ito ng tamang tiyempo upang lantakan iyon. Gusto ni Akira mong sumunod ang eksena. Pinangkos yan ni Lucas mula sa pagbaba ng sasakyan hanggang sa kwarto nila. Dali din ang dahilan niyang hindi na maitukod ang paang naipitan ng ugat. Lihim siyang nangingiti dahil kinagata naman ito ang drama niya. Gusto rin niyang batukan ang kanyang sarili dahil sa buong buhay niya ngayon lamang siya naghabol sa pansin ng isang lalaki. Sanay siya na siya ang hinahabol, pinagmamakaawaan para lang mapansin ng mga lalaki na bibighani sa kanyang ganda. Ngayon lang siya nagkaganito kay Lucas lamang. Marahan siya nito inilapag sa kama. Saka nito sinuri ang paa niya. Sinadya niyang itaas ang isang paa upang i-display rito ang magandang pares sa kanyang mga binti. Long, perfectly shaped, makinis at mabuti. Isa yun sa mga assets niya na dahilan. Kaya marami siyang male admirers. "Saan ba masakit?" tanong ni Lucas habang tila ina-inspeksyon ang kanyang alak-alakan. "Pati ito, masakit eh." Pumedeing niya, huwag dinadala ang kamay nito sa kanyang legs. At hindi siya manhid para hindi maramdamang nanginginig si Lucas sa kagandahang nakita nito. Pinisil-pisil pa nito ang kanyang legs. "Konting massage lang siguro, mawawala na iyan," sabi pa niya. Nagpatiano naman si Lucas. Minasemasahin nito ang binti niya habang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanyang mukha at pinte. "Alam ko kung ano susunod niyang gagawin. He's going to kiss me." Pagkatapos, sabihin niyang he wants to make love to me from the very first evening that we shared his room. Pero nagtitimpi lang siya dahil sa kasunduan naming no physical relationship. Pagkatapos, "Oh my," lihim na kinikilig si Akira habang naglalaro sa kanyang imahinasyon ang susunod na magaganap sa kanila sa kwartong iyon. She was very much willing to give herself to her husband. "Gusto mo pa rin bang matuto ng paragliding?" pagkuway tanong nito. Ewan niya kung paraan lang nito iyon upang disimulahin ang arousal na nararamdaman nito para sa kanya. "Of course," maagap na yung pakli. "Sa palagay ko, hindi na babagas isang mahina ang tuhod ang paragliding. It's quite dangerous. Hindi yung ganoon kasimple. Do not underestimate me. Basta, gusto kong matuto." Sabay pa silang napalingon sa pinto na makarinig sila ng katok. "Shit!" Naiinis at nanghihinayang siya dahil may maagos atensyon ni Lucas. May niabot ang puting sobre ang maid na napagbuksan nito. Nang muli itong lumapit sa kanya, ay nabuksan na nito ang sobre. Nakita niya ang ngiting gumuhit sa mga labi nito. "Sabi ko na nga ba't hindi ako nagkamali na madali ka mamahalin ng masa. Madali mong nakuha ang puso nila. May invitation ka next week para magkat ng ribbon. Sa bagong tayong vocational school for women and out of school youth sa Cerro Nova." Imbis na matuwa, ay napasimangot siya. Hindi niya gusto ang ideya na para lamang siyang campaign material para kay Lucas, hindi isang asawa. Kaya ba hindi ito nag-attempt man lang na angkinin siya dahil sa tingin nito sa kanya ay isang piraso ng poster kung saan nakalagay ang vote. Lucas Montelibano for Senator. "Magpahinga ka na. Much better kung hindi ka nalalabas ng bahay. Maaga tayong luluwas bukas. Para on time tayo sa meeting ng partido bukas sa Shangri-La Plaza." Bili nito sa kanya kapag kuwan. At bago pa siya muling kumurap, nakalabas ito ng kwarto. "Damn you, Lucas. And damn these feelings." Idinaan na lamang ni Akira sa panonood ng news ang nararamdaman niyang inis. Pero lalo nadagdagan ang iritasyon niya sa napanood na balita tungkol sa singer na sila din Rivas.
Is it true na kaya ka nagbalik sa Pilipinas ay dahil naiwan ang puso mo rito? Tanong ng reporter sa Magandang Mga Awit. Yeah, anito, nasinundan ng hagikik. Paano yan? Kakakasal lang ni Congressman Montilibano. Hindi rin pwedeng basta na lamang itapon ang naging relasyon namin. Kahit ilang babae pa ang pakasalan niya. Tahasang sabi nila din Rivas. Nalaki ang mga mata ni Akira sa narinig. Walang dudang si Lucas ang tinutukoy ng babaeng ito. Ex-girlfriend ba nito ang kanyang asawa? At kung ganoon nga, anong ibig sabihin na babawiin nito si Lucas kahit nagpakasal na ito sa kanya? Bigla siyang nakadama ng matinding takot. Bakit ipakaradam siya magiging tinik sa kanyang dibdib ang Ladin Rivas na ito? Bumalik ba ito para manggulo? Sa pagsasalita niya, parang marami silang naging nakaraan ni Lucas at para siya nababantang gagawin ng lahat para mabawi ang asawa ko. Kung ngayon niyang walang si Ladin Rivas, di siya gaano ang pansin ni Lucas. What more kung babalikan nito ang dating girlfriend? Lalo ba siyang mawawala ng pag-asa sa puso ng kanyang asawa? Sino si Ladin Rivas sa buhay mo? Halatang nagulat si Lucas sa kanyang tanong habang naghahapunan silang dalawa. Ako ay binalik nito ang pansin sa pagkain. You didn't answer me. Does it mean na may nakaraan kayo? Bilis siya itong tinignan ng matiim. Yeah, she's my ex-girlfriend. Is it a big deal? Hindi lang naman siya naging girlfriend ko. Nasa news siya kanina. Really? Ang alam ko, nasa California siya. She's back. Seryosong pagbabalita ni Akira sa asawa. At sa tono ng pananalita niya, ikaw ang dahilan ng pagbabalik niya. Maybe she wants to rekindle an old flame. Bahaging natawa si Lucas, nalalang ng paganda sa maningning ng mga mata nito. Tapos na kami. Paano kung babalik siya sa'yo? Kumito siya sa pagsubo at nilapag niya ang habak na kubiertos sa magkabilang gilid ng kanyang plato. Interesado siya sa isasugat ng asawa. Gusto niya makita ekspresyon sa mukha nito. Sinabi ko na sa'yo, she's part of the past at hindi ko ugaling balikan pa ang mga tinapos ko na. Gaano katagal ang laging affair ninyo? Muli niyang dinampot ang kutsara din ni Dor upang magpatuloy ang pagkain. More than a year. Bakit hindi siya ang pinakasalan mo? She's beautiful. Very beautiful. Malaki rin ang magagawa niya sa political career mo. Muling natawa si Lucas. Ano bang tanong yan? Bakit pinag-aaksihan natin pag-usapan sila din? Namula si Akira. Bakit nga ba siya nag-uusisa ng tungkol sa dating nobya nito? Baka makahalata pa nitong nagsiselo siya. Sa kabilang banda, ano ba kung makahalata si Lucas na insecure at nagsiselo siya kay Latin? Mabuti nga yung malaman na nito na gusto niya, mahalin din siya nito. Wala naman. I'm just curious. Yeah, curiosity lang ang dahilan kaya ako naitanong kailan niya sa asawa. Alam na alam mo naman kung saan nakafocus ang isip ko sa pag-akit ko sa mas mataas sa posisyon. Oo nga pala, muntik na niyang makalimutan. Wala itong panahon sa katasinong babae dahil sa ambisyon nito maging senator. Wala itong panahon kahit sa kanya. It was another long night. Isang gabi na paghihintay at tahimik na pag-asam para kay Akira. Nag-shower siya. Pagkatapos ay halos paliguan ang sarili sa pabango. She even put sa makeup para lalong lumutang ang kanyang ganda. At muli nagsuot siya ng seductive na pantulog. Pero wala pa rin epekto ang effort niyang iyon kay Lucas. Kung sino-sino ang kinakausap nito sa telepono, nagsisimula ng mga ampanya sa mga kakilala. Inaantok na siya. Hindi pa rin ito naubusan ng tinatawagan at kinakausap. Ano kaya kung maghubad na ako sa harap ng lalaking ito? Inis niyang nasabi sa sarili. Naghintay pa rin siya nang mainip ilumabas at kumuha siya ng alak sa minibar. Nang bumalik, ay inabutan niya ng isang shot si Lucas. Sumanyas ang kamay nito ng pagtanggi.
Tuloy lang si pakipag-usap sa kung sino mang Poncio Pilato sa kabilang linya. Kapag nalasing ako, magkakaroon ako ng lakas ang loob na isidusiya, aliyan sa sarili. She was desperate, hindi sa pagkakaroon ng karanasan, kundi desperado na ang puso niya na mapansin ni Lucas at maramdamang maaari din siyang mahalin nito. Lumipas ang ilang sandali. Tama na iyan, Akira. Baka maparami na yung naiinom mo. Hindi lang paalaala iyon, kundi utos na tumigil siya sa pag-inom. Nakita nito, marami na ang bawas ng bote ng brandy. Pabayaan mo lang ako. Hindi kita pinapakialaman sa mga ginagawa mo. So, huwag mo rin akong pakialaman sa ginagawa ko. Dahil sa maraming nainom na, ay laging madulas na ang kanyang dila. What's happening to you? Bakit parang gusto mo talagang malasing? Ganyan ka ba talaga kalakas uminom? Manhid, hindi ako ganito kalakas uminom. Kaya lang, ay inis na ako sa'yo. Kaya dinadaan ko na lang sa pag-inom. Nasabi na lang niya sa sarili. Dito na po nagtatapos ang 5th kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone.